pagmamahal ng Diyos ay isang paglalakbay papuntang krus. Ngunit ang higit na mas mabigat na panyaya sa atin ay isama sa ating buhay ang Diyos na buhay. Sa ating pong paglalakbay ngayong Semana Santa, tayo po ay inaanyayahan na magnilay sa bawat istasyon ng krus at makita doon ang pagmamahal, pagpapatawad at pag-aalay para sa atin ng Diyos. Nawa po, buksan natin ang ating puso, buksan ang ating mga mata sa totoong presensya ng Diyos sa paligid natin. Buksan po ang ating puso upang higit na magmahal ng may pagpapatawad at may kapayapaan. Nawa po, tayo po ay makapagdasal, tayo po ay makapagnilay, tayo po ay sama-sama at buong pusong maglalakbay kasama ni Jesus sa bawat istasyon ng kanyang krus. Hindi pa sakit, kundi pag-asa ang dulot ng pagmamahal ni Kristo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlaibigan. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang unang istasyon. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, si Jesus kasama ng kanyang mga disipulo ay nagdiriwang. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, si Jesus kumain kasama ng kanyang mga apostoles. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, nakasama ni Jesus ang kanyang mga apostoles bago siya ipag-ikatatwa ng isa sa kanila. Ang huling hapunan ni Jesus ay ang kanyang pamamaalam. Iniisip ni Jesus, sino kayo mag-aalaga sa mga taong to na kanyang nakasama? Sino kayo mag-aalaga dito sa mga taong to na kanyang minamahal? Paano na kayo mangyayari sa kanila pag siya ipumanaw na? Naisip ni Jesus, hindi pwedeng iwanan ko ang aking mga apostoles. Kaya nag-iwan siya ng isang alaala na hanggang sa mga araw na ito, nagpapaalala sa atin ng napakalaking pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Ang kanyang sariling katawan at dugo, iniwan ni Jesus bilang alaala. Kailan ba natin naalala si Jesus? Kailan ba natin inaalala si Jesus? Kailan ba tayo kumakapit kay Jesus? Kailan ba natin nararamdaman ang pagmamahal ni Jesus? Kailan nagiging totoo si Jesus sa buhay natin? Sa pagkakataong ito, tayo inaanyayahan ni Jesus. Sa pagtatapos ng hapunang ito, magsisimula ang kalbaryo ni Jesus. Magsisimula yung pasakit sa buhay ni Jesus. Hinihingi niya, naway samahan natin siya. Naway, huwag natin siyang iwanan. Naway, isabuhay natin yung pagmamahal na meron tayo para sa Kanya. Naway, maging totoo tayong disipulo. Si Jesus, maglalakad, maglalakbay, magpapakasakit, pupuntang krus. Inaanyayahan sana na tayo. Huwag natin siyang iwanan. Samahan natin siya. Palakasin natin yung loob niya. At sa buhay natin, ipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Hey.
Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Patataginawa po ako ng inyong katawan at dugo upang makapagdiwang sa aking buong buhay. Hayaan ninyong samahan ko kayo. Hayaan ninyong tuwin ang manatili sa inyo, maglingkod sa inyo. Naway ang walang hanggang alaala nyo ay mag-alab sa aking puso na maging ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlaitigan. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang ikalawang istasyon. Naranasan mo na bang masaktan? Naranasan mo na bang mag-isa? Naranasan mo na bang umasa sa mga taong iniwan ka? Naranasan mo na bang umiyak dahil wala kang mabahaginan ng iyong sakit na nararamdaman? Naranasan mo na bang saktan ng mga taong mahal mo? Naranasan mo na bang maiwan kung kailan mas kailangan mo ng mga taong karamay? Yan po yung pakiramdam ni Jesus sa istasyong ito. Yan po yung pakiramdam ni Jesus na alam po yung sinasabi nating iniiwan tayo. Yan po yung pakiramdam ni Jesus nung panahon na kung kailan niya kailangan ng mga kaibigan, saka naman sila nawala. Tinulugan siya ng mga disipulo niya. Tinulugan siya ng mga kaibigan niya. Tinulugan siya at iniwan siya mag-isa ng mga taong inaasahan niya. At apaalala sa atin ng Panginoon sa istasyong ito, alam na alam po niya kung paano mag-isa. Alam na alam ni Jesus kung paano maiwan. Alam na alam ni Jesus kung paano mawalan ng mga taong maaasahan. Alam na alam ni Jesus kung paano mawalan ng mga taong makakapitan sa oras ng pangangailangan. Ngunit yung mga salita din ni Jesus sa istasyong ito ang nagpapaalala sa atin ng puso sa ating pag-iisa. Nabanggit ni Jesus, "Ama ko, kung pwede lamang sana, takot ako. Ama ko, kung pwede lamang sana, may kasama ako. Ama ko, kung pwede lamang sana, may karamay ako sa oras na ito. Takot po ako sa krus, takot po ako sa pako, takot po ako sa lahat ng pananakit. Lahat po ng ito ay takot po ako, mahal kong Ama. Ngunit hindi po yung kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan ninyo." Sa atin pong pag-iisa, yun po yung paalala ni Jesus. Pagnilayan, yakapin natin yung kagustuhan ng Ama para sa atin. Dahil kailanman, pagkasama ang Diyos, hindi tayo mag-iisa. Gaano man kahirap yan, hindi tayo mag-iisa. Wala man tayo nakikitang kasama, hindi tayo nag-iisa. Jesus.
Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Hayaan niyo pong piliin ko kayo kaysa kaalwanan at mga plano ko. Maging handa lagi para sa inyo. Turuan niyo po akong samahan kayo sa hirap at manatiling kasama ninyo sa sakit. Turuan niyo po akong maging matatag sa paglilingkod sa inyo at manindigan sa aking pananampalataya. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Adik ka. Mamamatay tao ka. Chismosa ka. Masama ang ugali mo. Dapat sa'yo mamatay. Dapat sa'yo pinaparusahan. Dapat sa'yo hindi minamahal. Dapat sa'yo iniiwan. Masama ang ugali mo. Masama kang tao. Wala ka ng pag-asang magbago. Wala kang kinabukasan. Ito yung mga panghuhusga na kadalasan nating naririnig. Ito yung panghuhusga na kadalasan nang gagaling sa mga taong hindi naman tayo kilala. Ito yung mga panghuhusga na nanggagaling sa mga taong hindi alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Ito yung panghuhusga na natanggap din ni Jesus, narinig ni Jesus, naramdaman ni Jesus yung tusok ng bawat sakit na salita na sinabi sa kanya. Ngunit nanahimik lamang si Jesus. Si Jesus na Diyos. Si Jesus na hari ng mga hari. Si Jesus na walang ibang ginawa kundi magmahal. Nanahimik sa harapan ng panghuhusga ng isang tao. Sa harapan ng panghuhusga ng mga taong minahal lang niya. Hindi kakaila kay Jesus ang pakiramdam na ikaw ay mahusgahan. Nasaktan si Jesus. Ngunit tinanggap ito ni Jesus kasi alam ni Jesus, klaro kay Jesus, ang misyon na kanyang gagampanan. Sa panghuhusga ng mundo sa atin, sa panghuhusga ng mga tao sa atin, minsan sa panghuhusga natin sa sarili natin, pinapaalalahanan tayo ni Jesus, magnilay, manahimik. Si Jesus hinusgahan, ngunit si Jesus hindi tumigil na magmahal. Si Jesus nasaktan, ngunit si Jesus hindi tumigil upang tuparin ang kanyang misyon. Nagmahal lang si Jesus, ngunit nahusgahan. Nagmahal lamang si Jesus, ngunit nasaktan. Tayo ba nagmahal na din? Paano tayo nagre-react? Paano natin hinaharap ang panghuhusga ng ibang tao? Tinuruan tayo ni Jesus kung paano. Manahimik, magdasal, magnilay, magmahal. Tanggapin natin yung panghuhusga ng may pagdarasal katulad ni Jesus.
Nagmahal ka na ba? Handa ka bang masaktan para sa pagmamahal? Handa ka bang mahusgahan para sa iyong mga minamahal? Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Loobin niyo pong nasain ko ang inyong banal na kalooban sa aking buhay at maglingkod sa inyo ng buong buhay ko. Kilalanin ang aking kawalan kapag wala kayo at ang aking buhay na walang kabuluhan kapag malayo sa inyo. Huwag nawa po akong maging Diyos-Diyosan. Huwag ko nawa pong naising maging makapangyarihan. Bagkos ay laging maglingkod sa inyo sa aking kapwa. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." At ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal na gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhud-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang ikaapat na istasyon. Kawawa naman si Jesus. Pagod na si Jesus. Sugatan si Jesus. Bakit nila ginaganon si Jesus? Hindi ba nila nararamdaman si Jesus? Naawa ka rin kay Jesus, di ba? Dinadamdam mo rin yung pakiramdam ni Jesus, di ba? Si Jesus hinahataw ng latigo. Sino ba humahataw sa kanya? Di ba tayo din? Di ba kasalanan natin yung mahataw ng latigo kay Jesus? Di ba sa bawat pagmumura natin, hampas ng latigo kay Jesus? Sa kalaswaan natin, hampas ng latigo kay Jesus? Sa pagsagot natin sa magulang natin, hampas ng latigo kay Jesus. Sa hindi natin pagmamahal sa tao sa paligid natin, hampas ng latigo kay Jesus. Sa paninira natin sa ibang tao, hampas ng latigo kay Jesus. Sa hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos, hampas ng latigo kay Jesus. Tayo ang nananakit kay Jesus. Hindi pa tayo nakokontento sa hampas ng latigo. Kinurunahan pa natin siya ng tinik. Kasalanan natin ang nananakit kay Jesus. Kasalanan natin ang humahampas kay Jesus. Kasalanan natin ang koronang tinik ni Jesus. Kasalanan natin ang nagpapakahirap sa Diyos. Nararamdaman po ba natin yon? Naaawa tayo kay Jesus pero wala tayong binabago sa buhay natin. Naaawa tayo kay Jesus pero wala tayong inaayos sa buhay natin. Naaawa tayo kay Jesus pero hindi natin siya minamahal pabalik. Hanggang kailan natin balak saktan si Jesus? Hanggang kailan natin balak hampasin si Jesus? Kurunahan ng tinik si Jesus. Kawawa naman si Jesus.
Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Mahal kita, Jesus, hayaan mong yakapin kita sa iyong paghihirap at hilumin ang iyong mga sugat. Sa iyong pagkapagod, mamahinga sa aking puso. Sa iyong paghihirap at kalungkutan, mamahinga sa aking puso. Turuan mo akong huwag nang magdagdag sa iyong paghihirap. Turuan mo akong maging kalugod-lugod sa iyo. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang ikalimang istasyon. Ito kasi yung pangarap ko sa buhay eh. Huwag niyo akong pakialaman, ito kasi yung gusto kong gawin. Bakit ba? Dito ako masaya. Sana yung mga salitang ito nagamit din ni Jesus, no? Sana pwedeng sabihin ni Jesus, ayokong tanggapin yung krus. Sana pwedeng sabihin ni Jesus, ayokong mahirapan. Sana pwedeng sabihin ni Jesus, hindi ko naman kasalanan yan eh. Hindi ko naman krus yan eh. Bakit ako tatanggap? Bakit ako magpapakahirap? Ba't ako magbubuhat? Sila naman may kasalanan eh. Ba't ako? Pero hindi inisip yun ni Jesus. Nung panahong kailangan natin ng tagapagligtas, alam ni Jesus mahirap. Alam ni Jesus masakit. Ang krus ay parusa. Ang krus ay kahihiyan. Ang krus ay atin. Krus natin yon. Krus yun ng mga kasalanan natin. Ngunit niyakap, tinanggap ni Jesus. Binuhat ni Jesus ang ating krus na parang kanya. Niyakap ni Jesus yung krus ng buong pagmamahal. Kasi sa pagyakap ni Jesus sa krus, tayo yung niyayakap niya. Sa buhay natin, ilang beses na ba tayong tumatakbo sa kahirapan? Ilang beses na ba nating tinatakasan yung paghihirap ng buhay natin? Ilang beses ba tayong tumatakas sa responsibilidad ng pagiging Kristiyano natin? Si Jesus nagbigay sa atin ng halimbawa, yakapin natin ang krus. Huwag tayong matakot sa krus. Huwag nating layuan ang krus. Mahalin natin ang krus katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kasi sa bawat krus na iyakap natin, kasama natin si Jesus na magbubuhat nito. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagbubuhat ng krus. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Ang krus na iyong pasan ay krus ng aking mga kasalanan. Sinalo mo ako at dinanas ang paghihirap. Ika'y kanilang nilibak bilang kapalit ko at ipinasa sa iyo ang bigat ng krus na dulot ko. Huwag na nawa akong dumagdag sa bigat ng iyong krus. Gawin mo akong masunurin at kalugod-lugod sa iyo. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan.
Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya'y isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalip pusta na kanyang dinanas. Ang ika-anim na istasyon, bumagsak si Jesus. Sa bigat ng krus na buhat-buhat na Jesus, bumagsak siya. Sa laki at sa bigat ng mga kasalanan natin, bumagsak si Jesus. Sa ating pagpapabaya, bumagsak si Jesus. Sa ating hindi pagpapatawad, bumagsak si Jesus. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, bumagsak si Jesus. Ilang beses bumagsak si Jesus, ngunit pilit siyang bumabangon. Tatapusin ni Jesus ang kanyang paglalakbay. Tatapusin ni Jesus ang kanyang pag-aalay. Sa puso ni Jesus, sinasabi niya, para to sa mga taong mahal ko. Mahirap, masakit, pero tatapusin ko to para sa mga taong mahal ko. Hindi nila ako naintindihan, pero tatapusin ko ito para sa mga taong mahal ko. Sa bigat ng puso ni Jesus, nahihirapan na siyang bumangon. Ngunit pilit niyang binibigay ang kakakonting lakas na kaya niya upang bumangon sa pagkakabagsak. Si Jesus ang napakita sa atin ng halimbawa na sana tayo din. Sana sa ating pagkakabagsak, matuto tayong tumayo. Sana sa ating pagkukulang, matuto tayong tumayo. Sana sa ating hindi pagpapatawad, matuto tayong tumayo. Sana sa ating katigasan ng puso, matuto tayong tumayo. Samahan si Jesus papuntang krus. Babangon kasama si Jesus. Lalaban para sa Diyos. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Ang bigat ng krus ay nagpapahirap sa iyong katawan, ngunit hindi ka natinag. Ika'y nasaktan at sugatan, dulot ng aking pagiging makasalanan, ngunit maluwag mong pinasan ang krus na walang tigil. Tulungan mo akong magpatira pa, kasama mo, at tumayo para sa iyo, upang umibig at maglingkod sa iyo. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Sa aking mga plano at pangarap sa buhay, turuan mo akong magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Turuan mo akong magtiwala sa iyo at buong pagpapaubayang ialay ang sarili kong kalooban. Hayaan mong tulungan kita sa pagpapasan ng krus sa pamamagitan ng pagpasan ko ng sarili kong krus na may pagtitiwala sa iyo. Amen. Ang ikapitong estasyon. Mainit yung araw, sugatan si Jesus, mabigat ang krus. Sumusuko na malamang yung katawan ni Jesus dahil sa lahat ng pahirap na kanyang pinagdadaanan. Kinailangan ni Jesus ng tulong. Ayaw ng mga sundalo na si Jesus ay mamatay habang buhat-buhat ang krus. Gusto nila ipahiya si Jesus. Kaya hinila nila ang isang Simon para buhatin ang krus ni Jesus. Naramdaman ni Simon ang bigat ng krus ni Jesus.
Naramdaman ni Simon ang sakit sa balikat habang buhat-buhat ang krus. Naramdaman ni Simon yung gumawa ng bagay sa taong hindi naman niya kaano-ano. Naramdaman ni Simon ang bigat ng krus ni Jesus. Naramdaman ni Simon ang bigat ng krus ng kasalanan natin. Ngunit sa pagbubuhat ni Simon, wala siyang ibang naramdaman, walang reklamong namutawi sa bibig ni Jesus, lahat puro pagmamahal. Napawi yung bigat na naramdaman ni Jesus dahil kay Simon. Napawi yung panganba ni Simon dahil kay Jesus. Yun din po yung paanyaya sa atin ng istasyong ito. Sa kung ano paman na ating pinagdadaanan, sinasabi sa atin ng Diyos, andito ako para tulungan ka. Isama mo sa akin yung krus mo. Isama mo sa akin yung problema mo. Isama mo sa akin yung lahat ng pangamba, takot at pagdurusa mo. Isama mo sa akin ang maramdaman mo na higit yung pagmamahal ko kaysa sa bigat ng iyong mga krus. Isama natin si Jesus sa pagbubuhat natin ng ating mga krus. Isama natin si Jesus sa pagbubuhat at paghaharap natin sa lahat ng pagsubok sa buhay natin. Isama natin si Jesus sa lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Kahit gaano pa man kabigat yaan, kapag kasama natin si Jesus, gagaan ang ating krus. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Sa aking mga plano at pangarap sa buhay, turuan mo akong magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Turuan mo akong magtiwala sa iyo at buong pagpapaubayang ialay ang sarili kong kalooban. Hayaan mong tulungan kita sa pagpapasa ng krus sa pamamagitan ng pagpasan ko ng sarili kong krus na may pagtitiwala sa iyo. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang ikawalong istasyon, kawawa naman si Jesus, nagbubuhat ng krus. Kawawa naman si Jesus, sugatan. Kawawa naman si Jesus, ang daming naranasang hirap. Kawawa naman si Jesus. Yun yung tingin ng mga babae sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus, "Huwag ako yung kaawaan ninyo. Kaawaan niyo yung sarili niyo. Kaawaan niyo yung sarili niyo dahil mayayabang kayo. Kaawaan niyo yung sarili niyo dahil hindi kayo marunong magmahal. Kaawaan niyo ang sarili niyo dahil ang titigas ng puso niyo. Kaawaan niyo ang sarili niyo dahil hindi niyo naiintindihan ang ginagawa ko para sa inyo." Kawawa nga ba si Jesus? O tayo ang mas kawawa? Dahil hindi natin naiintindihan ang halaga ng sakripisyo at paghihirap ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalay, anyari sa atin? Sa kabila ng lahat ng pagmamahal ni Jesus, natuto ba tayong magmahal? Sa pagpapatawad ni Jesus,
Natuto ba tayo magpatawad? Kaawaan natin ang sarili natin. Kawawa tayo. Kawawa tayo dahil hindi tayong marunong sumagot sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaawaan natin ang ating sarili dahil walang pagbabago sa buhay natin. Kaawaan natin ang ating sarili dahil puro tayo salita. Mahal natin ang Diyos, hindi naman nakikita sa ating gawa. Kaawaan natin ang ating sarili dahil wala tayong utang na loob sa Diyos. Kaawaan natin ang ating sarili dahil higit sa mas mahalagang mensahe, nakita lang natin yung paghihirap ni Jesus. Sa ating paglalakbay sa buhay, sinasabi sa atin ng Diyos, tingnan natin ang mas malalim na kahulugan ng ating mga karanasan. Tingnan natin nasaan si Jesus maging sa paghihirap na ating nadadanasan. Kaawaan natin ang ating sarili. Ibalik natin ang ating sarili sa pagmamahal ng Diyos. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Tagpuin mo ako kung nasaan ako at sabihin ang iyong plano upang isuko ang sarili sa iyo. Tagpuin mo ako sa aking pagkabulag, sanhin ang aking paghihirap at pagdududa upang makabalik sa iyo. Tagpuin mo ako sa aking pagtangis, tagpuin mo ako sa aking pagluha, at tagpuin mo ako sa kaibuturan ng puso upang makita ka. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood, nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Si Jesus na walang kasalanan, pinako sa krus. Si Jesus na nagmahal lang, ipinako sa krus. Si Jesus na nagpapatawad, ipinako sa krus. Hindi maintindihan ni Jesus saan ang gagaling yung galit ng tao kung bakit siya ipinako sa krus. At habang punong-puno ng puot na pinapako siya sa krus na sambit niya, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun kalaki yung pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Hindi lang tayo pinatawad, pinagtakpan pa tayo. Hindi raw natin alam ang ating ginagawa. Hindi raw natin alam na masama ang magmura. Hindi raw natin alam na masama ang mangupit. Hindi raw natin alam na masama ang magnakaw. Hindi raw natin alam na masama ang manakit ng kapwa. Patawarin daw tayo, hindi natin alam ang ating ginagawa. Ipinako si Jesus sa krus dahil sa atin. Anong ginawa natin? May pakialam ba tayo? May pakiramdam ba tayo? Sa dami na nangyari sa paligid natin, kaya ba nating isama ang ating sarili sa pagpapakapako sa krus? Sa mga patayan nangyayari, may pakialam ba tayo? Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, may pakialam ba tayo? Sa paninira ng ibang tao, may pakialam ba tayo? Sa kabutihan kaya nating gawin, may pakialam ba tayo? Si Jesus nakapako sa krus. Si Jesus na nagmamahal, pinako sa krus. Tayo,
kaya ba nating mahalin ang Diyos? At kaya ba nating ipako sa krus? Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Ipako mo ang aking puso kasama mo upang hindi ko piliing iwan ka at pabayaan. Ipako mo ang aking kalooban upang manatiling pinipili ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Ipako mo ang buo kong pagkatao sa iyong krus upang hindi kita iwan at saktan dala ng aking pagkamakasarili. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Kasampung istasyon, isang magnanakaw ang katabi ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Isang magnanakaw ang nakakarinig ng lahat ng pangungutya kay Jesus. Isang magnanakaw ang nakakita habang niyuyurak yung pagkatao ni Jesus. Isang magnanakaw yung napaisip, di ba ito yung mga taong tinulungan ni Jesus? Hindi ba ito yung mga taong pinagaling ni Jesus? Hindi ba ito yung mga taong pinakain ni Jesus? Ba't kinukutya nila si Jesus? Bakit nila nilalait si Jesus? Bakit nila pinagdududahan si Jesus? Hindi ba sila nakontento? Isang magnanakaw ang nagtatanong sa kanyang sarili kung paanong hindi marunong magpasalamat ang lahat ng taong tinulungan ni Jesus. Ang lahat ng taong minahal ni Jesus. At hindi na kinaya ng puso ng isang magnanakaw na ito nung marinig niya ang isang magnanakaw din ang sumigaw, kumutya at nanlait kay Jesus. Isang magnanakaw, isang makasalanan, isang taong sinasabiang wala ng pag-asa, ang kahuli-hulihang taong nagtanggol kay Jesus. Isa lang ang nabanggit ni Dimas, "Panginoon, alalahanin mo ako. Panginoon, makasalanan po ako. Panginoon, patawarin mo ako." Si Jesus nangako sa isang magnanakaw ng paraiso. Ipinangako ni Jesus ang langit sa isang magnanakaw na nagbalik loob sa Kanya. Lahat po tayo may pag-asa. Lahat tayo may pagkakataon. Katulad ni Dimas na isang magnanakaw, kailangan lang po nating humingi ng tawad at manindigan para kay Jesus. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Patawarin mo ako, Panginoon, sa marami kong kasalanan. Patawarin mo ang aking pagkakamali at patawarin mo ako sa kawalan ng pakialam.
Patawarin mo ako, Panginoon, sa paglimot sa iyo at pagpili sa walang halagang bagay. Patawarin mo ako, Panginoon, at turuan mo akong magbago. Tulungan mo akong makatuloy sa paraiso upang makasama mo. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ikalabing isang istasyon. Habang nakabayubay si Jesus sa krus, nakita niya yung kanyang ina kasama si Juan. Hindi lubos, may paliwanag yung pakiramdam ni Jesus. Habang tinitingnan yung kanyang inang umiiyak, gusto magsumbong ni Jesus. Gusto sabihin ni Jesus, "Nay, nasasaktan na po ako. Nay, hirap na po ako. Nay, nakapa ako yung mga kamay ko sa krus, wala po akong kasalanan. Nay, gusto ko po kayong mayakap. Nay, gusto ko po kayong kasama." Ngunit walang magawa si Jesus, kundi titigan ng buong pagmamahal yung kanyang ina at isipin, ano kayo mangyayari sa nanay ko kapag wala na ako? Sino kaya mag-aalaga sa nanay ko pag wala na ako? Saan kaya pupunta yung nanay ko pag namatay ako? Bumalik yung puso ni Jesus sa kanyang nanay sa oras na malapit na siyang mamatay. Sa kabila ng sakit, naalala ni Jesus yung kanyang nanay. Sa kabila ng paghihirap, naalala ni Jesus yung kanyang nanay. Ang puso ni Jesus nasa kanyang pamilya. At yun po yung paalala sa atin. Sa lahat ng pinagdadaanan po natin, huwag po nating kalimutan yung mga taong totoong nagmamahal sa atin. Minsan kailangan lang po nating tumingin. Minsan kailangan lang po nating bumalik sa ating pinagmulan. Minsan kailangan lang po nating paalalahanan ng ating sarili na hindi tayo nag-iisa. Sa lahat ng paghihirap natin, meron tayong kasama. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, meron tayong pamilya. Habang nakabayubay si Jesus sa krus, bumalik yung kanyang puso sa tahanan ng totoong nagmamahal sa kanya. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Turuan mo akong mahalin ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong ina, gaya ng pag-alala sa kanya, gaya ng pag-aalaga sa kanya. Turuan mo akong unahin ang relasyon handang masaktan sa ngalan ng pag-ibig sa iba. Huwag nawa akong matakot magsakripisyo alang-alang sa aking mga minamahal at nasaing ilaan ang buhay para sa kanila. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nang mag-iikalabing dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawala ng liwanag ang araw hanggang sa ikatlo ng hapon, sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako."
may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang 12th estasyon. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagpapagod ni Jesus, patay na siya. Pagkatapos ng panghuhusga, si Jesus patay na. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, si Jesus patay na. Pagkatapos ng mga pang-iiwan sa kanya ng mga apostoles, si Jesus patay na. Pagkatapos ng pako, si Jesus patay na. Pagkatapos ng pagmamahal na labis-labis ni Jesus, siya'y namatay na. Ngunit si Jesus ay hindi dapat mamatay sa ating mga buhay. Si Jesus ay hindi dapat mamatay sa ating puso. Ang paghihirap ni Jesus ay huwag dapat mawala ng saysay. Ang paghihirap ni Jesus ay dapat maging mas makahulugan sa bawat buhay natin. Ang paghihirap at pasakit ni Jesus, ang kamatayan ni Jesus ay dapat magbunga ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Habang nakabayubay sa krus ang walang buhay na si Jesus, nangingiusap siya sa ating mga puso, "Anong gagawin mo? Ano na? Ano na mangyayari ngayon?" Hindi pa tapos ang misyon natin. Hindi natatapos ang misyon natin sa pagkamatay ni Jesus. Tayo din ay inaanyayahan, buhatin ang ating krus. Tayo din ay inaanyayahan, harapin ang ating krus. Tayo din ay inaanyayahan, yakapin natin ang ating krus. At kasama ang pagmamahal ni Jesus, maging matatag, manindigan, tumayo, magbago, magmahal, magpatawad. Ang krus ni Jesus ay isang paanyaya. Ang walang buhay ni si Jesus ay isang patnubay ng buhay na ating tatahakin patungo sa buhay na walang hanggan. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Ang iyong kamatayan, O Jesus, ay nagbigay ng buhay sa akin. Binuhay mo ako ng may panibagong lakas. Turuan mo akong mabuhay para sa iyo. Turuan mo akong magmahal tulad mo at turuan mo akong maglingkod tulad mo. Tulungan mo akong mamuhay ng ganap. Huwag mong hayaang ang iyong mga sakripisyo ay masayang, bagkos ito'y mamunga ng sagana sa aking buhay. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muli. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis.
Ang ikalabing tatlong istasyon. Parang kahapon lamang nung akay-akay ni Maria ang batang si Jesus sa kanyang mga kamay. Parang kahapon lang nung pinapaliguan niya ito at yakap-yakap malapit sa kanyang puso. Sariwa sa alaala ni Maria ang mga kamay ng batang si Jesus habang akay-akay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak-hawak at akay-akay ni Maria ang walang buhay na si Jesus. Hawak-hawak, yakap-yakap ni Maria ang patay na Jesus. Walang salita ang kaya maglarawan sa sakit na nararamdaman ng isang ina habang hawak-hawak ang wala ng buhay niyang anak. Pinapaalalahanan tayo ng bahagi ng paglalakbay ni Jesus na ito na may mga bagay sa buhay natin na hindi palagi ang andyan. May mga bagay na nawawala. May mga bagay na kapag hindi inalagaan, kinukuha. Si Jesus nagpaalam sa kanyang mahal na ina, ngunit hindi pang matagalan. Sa buhay natin, ilang tao, ilang mahalagang bagay na ba ang nawala dahil sa ating pagpapabaya? Ang istasyon na ito ay nagpapaalala sa atin, may mga bagay na kailangan nating panghawakan. May mga bagay na kailangan nating alagaan, mahalin at ipamahagi habang akap-akap natin sila sa ating mga kamay. Nawa si Jesus, yakapin natin. Nawa si Jesus, kapitan natin. Nawa si Jesus, huwag nating hayaang mawala sa buhay natin. Mahalin at laging pahalagahan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Si Jesus ay inihimlay na walang buhay sa libingan, ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na nangungusap sa aking puso. Si Jesus ay inihimlay na walang buhay sa libingan, ngunit may iniwan siyang misyon na dapat tapusin ng may pagmamahal. Naway ang Jesus na pumanaw ay manatili sa akin. Naway ang kanyang pag-ibig ay patuloy na manahan sa akin upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang ikalabing apat na istasyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Tapos na ang dilim. Nagugi ang liwanag. Tapos na ang pagdurusa ni Jesus. Tapos na ang pasakit ng krus.
Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang kawalan ng pag-asa. Nagwagi ang kamatayan ni Jesus laban sa kasalanan. May pag-asa. Hindi ang kamatayan ni Jesus ang naging katapusan. Bagkus ang muling pagkabuhay ni Jesus ang naging simula para sa ating lahat. Pinapaalalahanan tayo ng istasyong ito na sa kahit ano pa mang pinagdadaanan natin sa buhay, kawalan ng pag-asa, mabibigat na problema, sakit, pagsubok, kawalan ng makakapitan, pag-iisa, kalungkutan, kasalanan, si Jesus ang ating pag-asa. Huwag na huwag tayong susuko. Huwag na huwag bibitaw. Huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Si Jesus ang nagiging sandigan ng ating pananampalataya. Kapag kumapit tayo kay Jesus, hindi tayo mabibigo. Hindi krus ang katapusan. Muling pagkabuhay. Lahat may pag-asa. Lahat may pagkakataon. Lahat pwedeng magsimula. Ang ating katapusan ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating makakapitan ay ang pagmamahal ng Diyos. Huwag susuko, masigpitan ang pagkapit sa pag-ibig ng Diyos. May pag-asa, yan ang pangako ng muling pagkabuhay ni Jesus. Huwag bibitaw, huwag hihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Laging pagkatandaan at laging panghawakan, ang Diyos muling nabuhay upang tayo din ay mabuhay kasama niya. Jesus ng aking buhay, Jesus sa aking puso, ilapit niyo po ako sa inyo upang matulad at sumunod sa inyo. Ito po ang araw na pangako at araw ng kaganapan ng pag-asa sa mga naniniwala sa inyo. Ikaw ay muling nabuhay ayon sa iyong ipinahayag. Ikaw ay muling nabuhay ayon sa iyong pangako. Ikaw ay tunay na nabuhay maguli. Loobin mong ako'y bumangon din mula sa dilim ng aking pagkakasala at naway ako'y makasama mo hanggang sa huling araw. Amen. Biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, pasasalamat sa Diyos. Sa pagtatapos po ng ating pagninilay, nawa po atin pong may sa buhay ang atin pong pakikiusap, pakikinig at pagsasama kay Jesus sa kanyang paglalakbay, hindi lamang hanggang sa krus, kundi hanggang sa kanyang huling pagkabuhay. Nawa po makita sa ating araw-araw na pakikitungo ang pagmamahal na meron tayo para kay Kristo. Nawa po sa ating patuloy, pagpapatuloy sa ating buhay, isama po natin ang Diyos. Isama natin ang kanyang pagmamahal, isabuhay natin ang kanyang pagmamahal, isabuhay ang kanyang pagpapatawad. Mabiyayang Semana Santa, salamat sa Diyos.